Hallelujah. Amen. Masaya ba kayo na nasa bahay-sambahan kayo ng Lord? Alam nyo, nakaugalian ko na, no, natanungin, every time that I will step on this pulpit, no, may urge na ako na laging tanungin yung mga kabataan o yung mga sino man yung nakakausap ko whenever I stand on this pulpit, to ask them a question, to assess themselves. No, siguro i-assess yung mga sarili ninyo. Every time that I walk into the sanctuary, no, every time na papasok ako sa sanctuary ng Panginoon, am I really happy? Am I really glad to be in the house of God? Natanong nyo na ba yun sa mga sarili ninyo? Every time that I am about to enter the presence of God, am I delightful? Am I delighting in Him? Masaya ba ako na pumapasok sa presensya ng Panginoon? Have you asked that question? Natanong nyo na ba yun? Oo ko lang. Kayo ba yung masaya na nasa bahay-sambahan kayo ng Panginoon? Parang kukunti lang talaga ang masaya. Alam nyo why, DC? Ugaliin natin. Kapag may puso kang masaya at grateful ka sa pagpasok mo dahil nasa presensya ka ng Panginoon, it opens so many doors of blessing and favor kapag tumatayo ka sa presensya ng Panginoon. Pansinin mo yon. Every time that you will enter the sanctuary of God with gratefulness, with praise, with excitement, knowing that the presence of the Lord is here and I will meet the presence of God, grabe yung favor, grabe yung pagmamahal ng Lord. Amen? So are you excited to be in the house of the Lord? Amen, amen, hallelujah. Sana po kayo talaga ay masaya. No? Hindi po siya maging obligasyon lang natin o responsibilidad lang natin every time that we are going in the church, but really assess our lives. So nga no, Kuya Rads, masaya ba ako every time? It is a basic question, no? Though hindi ito yung topic natin na pag-uusapan, but it is a basic question really to ask ourselves, every time that I am going to enter the sanctuary of the Lord, kapag papasok ako sa bahay-sambahan ng Panginoon, ano yung nararamdaman ko? Am I glad to be in the house? Just like King David, di ba sabi ni David, I was glad when they said unto me. Masaya ako nung sinabi sa akin, pumunta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. How many among you here nung sinabi nung kaibigan mo, pupunta tayo ng church, masaya ka? Iilan, no? Iilan lang sila. Siguro yung iilan dito, nag-iisip sila kung pupunta ba ng church o hindi. But I want to say this to you, as young as you are, ugaliin mo na, i-prioritize mo na yung pag-a-attend ng church. Make it as your greatest delight to be in the house of God. Amen? Can we just give God a mighty hand of praise? Let's just delight. Let us just honor the Lord. Alam mo yan, pasalamatan mo lang siya sa mga pagpapalang natanggap mo. Sa mga hindi magandang nangyari, come on. Alam ko may hindi magandang nangyari sa buhay mo. Alam ko nag-fail ka. But can we just give God all the praise and just delight in Him? Come on. I know you can do better than that, YDC. Come on. Give Him praise. Lift up a praise to Jesus. Come on. Hallelujah. Oh, we're just so grateful to be in the house of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It changes that atmosphere. It changes your perspective. Amen. Napansin niyo, nag-iiba yung perspective mo, nag-iiba yung pananaw mo. Whenever you enter with gladness. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Psalms 104, enter into my presence with praise and thanksgiving. Pumasok ka ng may pagpupuri. Pumasok ka ng may pasasalamat sa puso. Amen. Pakitignan niyo katabi mo, masaya ka ba na nandirito ka? Ayan, tanungin mo siya, are you grateful to be in the house of God? Hallelujah, hallelujah, amen. So we are going on a series, no? Nasa series tayo on the month of July. It is trusting God. Amen, how many among you here trusting the Lord? It is talagang pinagkakatiwalaan niya ang Panginoon. So yeah, taas mo yung kamay mo if you are really growing in trusting the Lord. Amen, hallelujah, napakarami, no? And last time we talked about trusting in His salvation. And this time, before ko bubuksan yung topic natin, no, before ko bubuksan yung pag-uusapan natin, I would like to read the verse. First, unahin ko na muna yung verse bago yung title. No, medyo baligtad. Pero allow me to read the verse una para makuha natin yung puso ng pag-uusapan natin. Allow me to read the verse. Sabi sa Proverbs 3:5-8, sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight.
Do not be wise, huwag ka daw maging matalino sa sarili mong mata, but fear the Lord and shun evil. Umalis ka daw sa mga kasamaan. This, eto daw, magmula, sabi ng verse 8, this, yung tinutukoy ng verse 8 is verses 5 to 7. So this, all of this, trusting the Lord, submitting to His ways, do not be wise, fearing the Lord, this, all those things that was mentioned above, trusting the Lord in everything, lahat ng bagay na yon, sabi ng verse na to, sa verse 8, this will bring health to your body. Magbibigay ka lusugan sa katawan mo and nourishment to your bones. Shall we pray? Manalangin tayo. Let us just go into the presence again. Let us just seek the Lord once again. Lord, we thank you. Panginoon, napaka-sarap po na nandito kami sa presensya mo. We're just so glad to be in your house. We're just so glad to be in your presence. We're just so glad, Lord, na naririnig po namin ang mga papuri ng bawat isa sa inyo. We hear their praises. We hear their thanksgiving, Lord. We're just so grateful to be in your presence right now. Napakasarap po, Panginoon, na nandito kami. It is a blessing indeed, Lord, sa buhay namin na makatapak po sa sanktuaryong ito na nararanasan namin ang presensya mo. It changes everything, Lord. And right now, God, what I am asking you, Lord, yung hinihingi ko po, Panginoon, para po sa mga kabataan, nakasama ko ngayon sa mga kapatid ko, nakasama ko ngayon, Panginoon, what I am asking you, Lord, is you give them a heart of understanding at you open their hearts. Open their hearts to your word. At tanggapin po namin ito na may pananampalataya. Na matanggap po namin, Panginoon, yung full revelation ng iyong salita at wala po kaming mamis. Panginoon, ito po ang aming panalangin na alam ko, sinagot mo na. This we pray in Jesus' name. Amen. So can we just give God a mighty hand of praise? So yung topic na pag-uusapan natin is we will trust God in His healing. Trusting God's healing. Ayan. Na-realize yung kanina yung verse na napag-usapan natin sa Proverbs, no? We will trust God's healing. But before we move forward, gusto ko lamang bigyan kayo ng breakdown. Kumbaga, pag-uusapan muna natin yung mga verse na napag-usapan natin kanina, yung Proverbs 3, 5 to 8. Dahil napaka-importante na maintindihan natin ano nga ba ang ibig sabihin kapag nagtitiwala tayo sa Diyos. We need to understand kasi marami sa atin, kuya, alam ko na. We have this mindset sa isip natin dahil nga nag-level up na tayo o siguro kinukonsider natin na binibilang natin sa ating mga daliri na five years na ako nag-a-attend sa church. So, it is enough for me, Kuya Rads, to know trusting the Lord. Wow. No? Siguro may mga ganun na, Kuya, 5 years na akong Kristiyano. 10 years na akong Kristiyano at natutunan ko na. At actually, it is wrong to say that you are wise. Sabi nga sa Proverbs kanina. So, babasahin natin siya ulit. We will have a refresher. I-re-refresh natin yung mga utak natin when it comes to trusting the Lord. So let us read the verse once again. Sabi dito, trust in the Lord. What do you mean by trust? Ano ba yung ibig sabihin sa pagtitiwala sa Diyos? What do we mean by trust? Sige, anyone can answer? Meron ba dito matapang niyang sasagutin? Sige, huwag kayong mahihiya. Anong ibig sabihin when I say trust? Walang gustong tumingin sa akin, no? Hello? Andiyan ba kayo, YDC? What do we mean when we say trust? When we say trust, may nagsabi nga niya, obey. That's good. When we say trust, we mean that we totally rely. Depend. Alam niyo yung, you know that word, depend? Yung, ganito yung depend. Yung kaya kong mag-lean dito na hindi ako malalaglag. Knowing that I can trust this pulpit at hindi ako malalaglag. Kaya niya ako. That is dependence. Trust means dependence in the Lord. Yung pagtitiwala daw ay ibig sabihin nito ay pagdidepende natin sa Panginoon. The question here is, do we really know God? Kilala ba natin talaga ang Panginoon? Do we really take time to know our Lord? Kasi marami sa atin nakadepende ang pagtitiwala natin sa Diyos base sa kung paano natin siya kilala. Nakadepende po yung pagtitiwala mo sa Diyos base kung paano mo siya kilala. Hindi ka naman sasama sa isang taong hindi mo naman kilala, di ba? Hello? Meron ba dito may nakita ka lang na, alam mo yun, gwapo lang siya, sasama ako sa kanya. May tumatawa, may parang guilty yata, no?
Wala. Walang ganon. Hindi tayo sasama sa isang taong hindi natin kilala. That is why it is important for us to know who God is. So that we can trust Him. The problem is this. Marami sa atin dito, no, kahit bata tayo, natututunan nating dumepende sa sarili natin. Alam niyo mga katagang, pakita mo kung sino ka. Ayan. Pakita mo kung sino ka. Yung mga katagang ganun, make yourself known. Di ba? May mga ganun tayong pattern na pinapakita. Sige, pakita mo kung sino ka. And then ikaw naman, nauto-uto sa kaibigan mo, susundan mo siya. Alam mong inuuto ka lang. But look at this. It is so important for us to trust God. Kasi marami sa atin nagdidepende sa sarili nating alam. Sabi dito, with all your heart, hindi kalahati ng puso mo, pero buong puso. Kailangan mong magtiwala sa Panginoon and lean not on your own understanding. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaalaman. Do not trust your own insight. And nakakalungkot ngayon dahil napakaraming opinion. Kapag pumunta ka ng social media, ang daming mga tao nagmamagaling. Ang dami nilang say sa lahat ng bagay. Ang dami nilang opinion. Nung nagkaroon lang issue kay Aura, ang dami mong sinabi. Hello? Kunwari, hindi nyo alam yung issue nangyari kay Aura, no? Ano kasi nangyari sa kanya? Ano kasi nangyari? Alam nyo, napakarami nating sinasabi. And marami sa ating mga tao, no? We tend to depend on our own insight. Nagdidepende tayo sa sarili nating kaalaman, nagdidepende tayo sa sarili nating knowledge. And the problem is, napapahamak tayo. Sabi dito sa verse 6, in all your ways submit to Him. Sa lahat ng bagay daw, magtiwala ka, ibigay mo sa Panginoon. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Ibig sabihin, magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. Do you remember the topic, fear the Lord? Naaalala nyo pa yun? Ano yung ibig sabihin na may banal kang natakot sa Panginoon? Naaalala nyo pa, YDC? Parang kukunti lang yata nung nakinig last time. Sino dito nakakaalala? Sa topic nating fear the Lord, magtaas ng kamay. Yeah, taas ka ng kamay. Ay, kukunti lamang talaga. But to fear the Lord is to worship Him. Diba? Respetuhin natin ang Panginoon. Yung nirirespeto natin ang Panginoon. Sabi sa verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. That is why it is so important for us. Pagdating po sa kagalingan na pinaparanas ng Panginoon at ang mga pagkagalingan na sinasabi niya sa atin, napaka-importante na magtiwala tayo sa kung anong sinasabi ng salita niya at hindi kung ano ang sinasabi ng katabi mo. Hindi po expert yung katabi mo at hindi rin po expert si Google. Kapag may sakit ka ng ulo, wag na wag mo gagawin na magsusearch ka kay Google dahil lang lalabas dyan, magkakaroon ka ng cancer. Natryin nyo na yun? May konting headache ka lang tapos, shucks, Lord, ilang araw na to. Pagka-search mo sa Google lang lumabas, may brain tumor ka. Ayun nangyari, lalo ka na anxious. Lord, tingin ko ka nung cancer. Marami sa atin, ganun yung ginagawa. We tend to depend on the things outside of us. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, when it comes to my healing for you, pagdating sa kagalingan na gusto kong iparanas sa'yo, gusto ko magtiwala ka hindi sa kung anong sinasabi ng katabi mo, hindi kung sino-sino mga nakikita natin sa TV, sa social media, but we want to depend on what the Word of God says. Kasi dito natin makikita yung tunay na wisdom. At dito rin natin makikita yung clarity at kasagutan sa mga tanong natin. That is why we need to trust God. Sa first point po natin, sabi dito, sabi sa 3 John 1, chapter 1, verse 2, dear friend, I hope all is well with you and that you are healthy in body as you are strong in spirit. Nais ng Panginoon, bawat sa atin dito, ay magkaroon po tayo ng healthy body. Concerned din po ang Panginoon sa mga katawan natin. Hindi lang po yung spirito. Dahil marami tayong mga, lalo na mga pag-uugaling Pilipino, no? Marami tayong ganitong klaseng pag-uugali na, ali, ama na king sakit ay ni. Will ning Lord na ating kong sakit. Will siguro ng Lord na magkaroon ako ng ganito para mabago yung karakter ko. Hindi po siya ganun. Hindi po ganun. God desires for us to have a healthy body. Let us change our mind when it comes to healing of God. Desire po ng Lord para sa atin na makaranas po ng kagalingan niya. He desires us to experience His healing. Kaya nga ang point number one natin, healing is in the atonement. Napaka-importante po. And YDC, I want you to be attentive on this. Kasi medyo
technical na naman ang pag-uusapan natin, no? Medyo marami na naman tayong terms na maririnig. Kuya, no, atonement na yan. Ba't di na lang tayo pumunta dun sa love life ko? Ba't di na lang natin pag-usapan yun? Mas kailangan ko ng healing sa love life ko, Kuya Radley. Bakit hindi na lang natin pag-usapan yung about sa school ko? Kasi namang problema ako sa school. Kuya, anong atonement na yan? Anong makakatulong sa atin? Did you know, YDC, that atonement is the central theme? Central theme. Pag sinabing central theme, nasa kalagitnaan siya ng salita ng Panginoon. Everywhere in the scriptures, kapag babasahin mo yung salita ng Panginoon, from the Old Testament to New, cover to cover, you will encounter the word atonement. You will encounter the word atonement. So what is atonement? Ano nga bang ibig sabihin ng atonement na to? Sabi po dito, in Hebrew word, the atonement means kafar. Hindi po yung katabi mong makafar. Kafar, no? Kakafar na, ne? Makafar yan, makafar. Sabi po ng kafar, or yung po ibig sabihin ng Hebrew dito, is to cover. Specifically with bitumen. Yung pong bitumen, ito po yung parang espalto. Alam niyo po yung sa daan, yung maitim na makapal. So, yung po ang ginagamit na pantakip. Figuratively speaking, to expiate or condone, to placate or cancel a peace, make an atonement, cleanse, disannul, forgive, be merciful, pacify, pardon, purge away, put off, make and reconcile or reconciliation. Kung papansin niyo po, yung atonement ay lagi po nakatuon or lagi po nakadikit pag pinag-uusapan natin ang ginawa ni Jesus sa krus na Kalbaryo. Napapansin yun? Whenever we hear the word atonement, laging nababanggit yung cross. Mamaya pag-uusapan natin bakit. So yung susunod po na, next naman po sabi dito, it is a reparation or expiation for sin, compensation for a wrong, pagbabayad sa mga maling gawa. No? The reconciliation of God and humankind through Jesus Christ. Pagbabayad sala, kabayaran sa kasalanan. Now, ano yung kinalaman nito sa kagalingan na meron ako? Why do we need to talk about sin and atonement and sacrifices whenever we are talking about my healing? Ano pong kinalaman nito, Kuya Raz? Ba't di na lang ako instantly pagalingin ng Lord ng, alam mo yun, lay hands na lang ako? That can work. But we need to know why. We need to know how. And nangyayari po ang kagalingan ng Panginoon, it is made available for us because of the finished work of Jesus Christ for you. Papansinin niyo po ito, marami sa atin hindi alam to, and kailangan natin ito malaman, YDC. It is when Jesus Christ gave His life for us on that cross of Calvary where we can attain healing. Ibig sabihin po, sa pagtiwala po natin sa krus ng Kalbaryo, sa pagtuon po natin sa krus ng Kalbaryo, sa pagtingin po natin sa ginawa ni Jesus sa krus, dun po natin nakikita ang kagalingan na binibigay po ng Diyos. Nakakasunod ba, YDC? That is why atonement is very important. You need to know this. It is important for you to know it. Because this is the reason why you can enter God's presence. Naaalala niyo po siguro, marami sa inyo wala nung push gathering, but we have talked about the power of the blood of Jesus Christ. And in order for a person, para lang makapasok sa presensya ng Panginoon, eh kailangan niya ng dugo. Kailangan may dugo na pumalit para sa kasalanan niya. Kasi po, di ba, banal ang Panginoon natin? Remember? Naaalala niyo na banal yung Panginoon, that He cannot be associated with sin? Hindi po siya pwede. Dahil sobrang banal lang Diyos, kapag pumasok ka in the Old Testament, kapag pumasok ka sa presensya niya na may kasalanan, mamamatay ka. Ganun po ka-crucial yun. Ganun ka-crucial po ang atonement. Kaya ang ginagawa po ng high priest is he will make an atonement for the people. Tinatakpan niya po yung kasalanan ng tao. Para yung tao, freely po siyang makapag-worship sa Panginoon. Para makapasok po siya sa presence ng Lord. Tayo po ngayon, nararanasan na natin to. Bakit? Because of what Jesus Christ has done. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace that you have been saved. Take note, when we are being saved, it is often associated with healing. Lagi po, kapag babasahin mo yung tema ng Old Testament, laging kasama, kapag pinapatawad ng Diyos ang isang taong makasalanan, binibigyan niya rin ang kagalingan. And di ba nakaka-amaze yun? Na hindi niya lang tayo pinapatawad sa ating mga kasalanan, but He heals us. Siguro ngayon, it doesn't make sense. Kuya Rats, but kailangan natin yung pag-usapan? But there are many here. Marami sa atin dito.
Hindi ka man siguro may sakit physically, wala ka man sigurong sakit physically, but you know deep inside you that there is something wrong. Marami sa atin dito na nakaupo, thinking that I am okay, but deep down inside, you know mentally na hindi ka okay. Marami sa atin dito, they are sitting on this pew. Umuupo sila dito, nakikinig sa akin. May sugat sa puso nila na hindi magaling-galing. Nadulot po ng kasalanan. At hanggang ngayon, ang ginagawa mo para gumaling yung sugat na yan is pinangtatapal po ng mga bagay dito sa mundo. At hindi siya gumagaling, mas lalo siyang nagiging grabe. That is why we need this. Siguro ngayon, okay pa yung buhay mo. Kasi Kuya Raj, wala naman akong sakit. In fact, malusog ako. I'm good. Physically, Kuya Raj, wala akong problema. So hindi ko naman yata kailangan yan. But let us look. What is the position of our soul? Kamusta yung kalagayan ng ating mga puso? Or maybe it is your heart that needs healing right now. Because you know that your heart is broken by sin. Alam mo sa sarili mo na hindi ka okay. Pero pinipilit mong pumunta dito sa church just to experience healing, pero hindi mo matamasa. You know, alam ko, dahil pinakita ng Lord sa akin, the Lord revealed it to me, ako mismo naranasan ko yun. Papasok ako dito sa church, but I know that my heart is not good with the Lord. I know that my heart is wounded. I know my heart needs healing. Pero anong ginagawa ko? Hahanap ako ng pantapal sa sugat ko at hindi ko tinatanggap ang kagaling ang binibigay ng Panginoon. At some of us here, marami sa atin dito, ganun po ang status ng puso nila. Tinanggap mo nga si Jesus by your profession, sinabi mo, tinanggap mo si Jesus. But really, the status of your heart is not good with the Lord because you are constantly sinning against Him. Or, maybe you are not surrendering your heart. Hindi mo mabigay-bigay yung puso mo. Paulit-ulit ka sa kasalanan na yan. Or maybe, you are on a loop. Alam mo yung nasa loop ka ng addiction na hindi ka makaalis-alis dyan? And some of us need this. We might not need, no? Hindi man natin siguro kailangan ngayon ng physical healing, but I do believe I need it. O, kailangan ko to. Siguro kayo, okay kayo, no? But let us assess ourselves. Am I really at peace with God? Assess your heart. Assess your heart right now. Meron ba sa puso ko na hindi maayos sa Panginoon? Because we need the healing of God. Not simply physical, but even mental. But even our souls need healing. Kailangan natin ng kagalingan. At marami sa inyo, they are pushing it away, no? Tinutulak natin. Pero tignan natin dito. Sa Ephesians 2:8-9, sabi dito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Ito po iregalo ng Panginoon. And sabi ko nga kanina, it is often connected. Kapag nililigtas ng Diyos ang isang tao, pinapagaling niya. Pinapagaling niya. Sabi po dito, ang ibig sabihin po ng save is sozo. It is the Greek word to save, that is to deliver or to protect, literally or figuratively, it doesn't matter. It is to heal. It is to preserve. It is to save. It is to do well or to be made whole. And this is healing. To be saved means to be healed. To be saved means to be healed. Ngayon, wala ka mang sakit physically, but you know mentally that you are drained. You know mentally that you need help. You know that your soul needs help. Alam mo yung puso mo kailangan na ng tulong. And many of us come into this church without acknowledging the healing of God kasi natatakot kang mag-surrender sa Panginoon. But I pray this afternoon, at the end of this, our minds will be transformed and yung puso natin mababago. Makakatamasa ng kagalingan. We can finally say that my heart is healed and my heart is at peace with God and I am made whole because of Jesus Christ.
binuo na ako ng Panginoon at hindi ko na kailanman matatakot, di na ako kailanman matatakot sa mga bagay na yan. Because I know that I am healed. Amen. Sabi po dito sa Isaiah 53, ito yung pinakakilala. It is a well-known verse when it comes to atonement. When it comes to expiation, when it comes to covering up sin, sabi po dito, surely he took up our pain. Ang ibig sabihin po ng pain dito sa ibang translation, it is grief. In other translation, in the literal translation, it means kole or koli. In the Hebrew, ang ibig sabihin po nun sa Hebrew is sickness. Surely he took up our pain, or it means surely he took up our sicknesses and bore our pain. He bore our suffering. Look at this. Jesus bore our sicknesses. Isipin niyo yun. I want you to think about that for a minute. I want you to realize that. How Jesus bore your pain. Ibig sabihin, dala-dala ng Panginoon, nung pumunta siya sa krus ng Kalbaryo, nung nagmi-minister siya dito sa mundo, he understands, he sympathizes with your pain. Naiintindihan niya yung sakit na nararanasan mo. Hindi lang siya basta pinagpalit lang tayo ng lugar ng Panginoon. No, he came into this world to be our high priest and he came to understand you and me. Dumating ang Panginoon para maintindihan niya yung kalagayan mo. God knows that you've been struggling with that sin. God knows that you've been struggling with that lust. God knows that you've been struggling with that sickness. Alam ng Panginoon na nagsastruggle ka dyan. That is why he came. And he came not to condemn you, but to save you, to make you whole. At ito yung ginawa ng Panginoon. That is why he understands us. Naiintindihan po tayo ng Diyos. And isn't that a good thing, church? Di ba napakagandang balita nun sa atin na alam natin wala tayong masasagot sa mga problemang meron tayo? Look, pansinin nyo. We've been looking everywhere for the answer sa mga nararamdaman nating sakit. Man has devices, many things. Marami siyang pinlano para lang gumaling, but they end up frustrated. Marami sa mga tao ngayon. They're looking for cure, for AIDS, for sicknesses, for cancer. Man has trying to devise a plan na napakaraming plano ng Panginoon na ng tao na hindi nagwo-work. They end up frustrated. And many of us, right now, ganun tayo. Marami sa atin. We know that we are in pain internally. Pero pinantatapal mo yung mga bagay dito sa mundo. Pinantatapal mo. Pinantatapal mo yung Mobile Legends para lang ma-distract ka na sa nararamdaman mong sakit. Pinantatapal mo yung mga barkada mo just to say that you are made whole. Kasi pag nakakasama mo sila, nabubuo ka, sumasaya ka. But then, pag uwi mo ng bahay, you know that your heart is broken. You know that you are empty. Alam mo sa sarili mo. And many of us do not come to Jesus. But yet, look at this. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. We consider Jesus as punished. Pero hindi natin alam, yung nasa krus pala, yung pasan-pasan pala niya, ay yung kasalanan mo at yung sakit na meron ka. That is what Jesus is bearing on that cross. Alam mo yun? Akala mo yung kasalanan na katabi mo? Hindi. It is your sin. It is your sickness. It is your internal pain na walang nakakaalam kundi ikaw. Kundi ikaw. Ikaw? Tagalog, no? Kapampangan. It is Jesus who bears your pain. Naiintindihan ka niya. But how many among us here trying to devise a plan, gumagawa tayo ng sarili nating plano, ng paraan para talaga gumaling tayo. And what we are doing is we are numbing our pain. Alam mo yun, minamanhid mo na lang yung sarili mo para lang maging okay ka. But you know that there is a problem. But look at Jesus. Look at Jesus. Sabi dito, no? By His wounds, we are healed. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Dahil sa mga kasalanan natin, He was crushed, He was pierced, nakasugat siya. And by His wounds, we are healed. Pinagaling ka ng Diyos dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. That is atonement. That is atonement. He took your place for you.
nagpalit kayo ng lugar ng Panginoon, siya yung nakaranas ng sakit para ikaw yung gumaling. Siya yung nakaranas ng pagdurusa para hindi ka na magdusa. Siya yung nakaranas ng sakit para pagpalain ka. That is what Jesus Christ did. Yun ang ginawa ng Panginoon. And many of us, lagi kong sinasabi, why do we take it lightly? Bakit ang babaw ng tingin natin dito? Hindi nyo ba natanong, my DC, every time na pupunta tayo ng church, ang hindi man lang natin iniisip o wala sa isip natin kung ano yung ginawa ni Jesus? It is because we take it lightly. We value things on this world rather than we value what Christ did. Yun lamang ang kasagutan dun. We value the things of this world. It is sad. And alam nyo ba yung ginawa ni Jesus na yan sa krus na Kalbaryo, no? What Jesus Christ did. And this is a prophecy. No, hindi yung verse na yan, pinaprophesy niya kung ano yung mangyayari kay Jesus. Ibig sabihin, hindi pa napako si Jesus dyan. But he was trying to show us that the Messiah will be crucified. But he will atone for the sins of his people. Tatakpan niya yung mga kasalanan ng tao. Papatawarin niya yung mga kasalanan ng tao, papagalingin niya yung mga tao. At maraming nagsasabi, especially yung conservative Baptist na sinasabi nila mga cessationist, they claim that this doctrine right here is only for spiritual healing. That is a complete error. Look at Matthew chapter 8 verse 16 to 17. Tingnan niyo po ito. When evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word, and he healed all the sick. And this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. It means Jesus is fulfilling the prophecy. He fulfilled the prophecy. So healing will be available for us. Para gumana po ang kagalingan ng Panginoon. He fulfilled the prophecy. Para po tayo makaranas tayo ng kagalingan na nanggagaling sa Diyos. Amen. Wala ba sa inyo, YDC, ngayon yung gusto ng kagalingan ng Diyos? Hello? Kuya Rads, medyo masakit po yung pinag-uusapan natin. And dapat lang na ma-realize natin kung gaano kasakit ito. Because we will never know. Hindi natin kailanman malalaman kung gaano kagrabe at kasakit ang naranasan ni Kristo para lang mabigyan niya tayo ng kagalingan dito sa mundo. We will never know. Hindi natin kailanman malalaman kung gaano kasakit na yung mismong tatay mo ipagkakaluluka para lang makaranas tayo ng kapatawaran at kalayaan sa Panginoon, para lang makaranas tayo ng kagalingan. Jesus Christ was forsaken. He was forsaken para sa iyo. He was forsaken for our behalf, on our behalf. Isipin niyo 'yon. Isipin niyo 'yon. Yung tagapagligtas mo, yung nagligtas sa kaluluwa mo. He was forsaken. Anong Tagalog ng forsaken? Iniwan? Iniwan? Tinalikuran? Tinalikuran siya ng Ama. Tinalikuran siya ng Ama para ikaw maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Panginoon. Look at that blessing. At marami sa atin, kuya, doon na lang tayo sa pag-usapan na lang natin yung kung paano makakuha ng blessing. Pag-usapan na lang natin, Kuya Rads, kung paano magiging maayos yung grades ko. Ayokong pag-usapan yan. Alam nyo, ang tunay na Kristiyano, they find glory and delight at the work of Jesus Christ on the cross. Kung talagang tunay kang Kristiyano, every time that we will talk about the cross of Jesus Christ, you will rejoice, for you know that your sin is in that cross. You know that your sickness is on that cross. Knowing that God, Jesus Christ, made the way for us to enter His holy presence. It is through the cross. Hindi pa natin naiintindihan, it is that cross. That is our major blessing. That we can enjoy all the blessings of God. Isipin niyo yun. And Jesus Christ came to heal. For us to experience restoration. Hindi lang po spiritual, but even our physical bodies can experience it. Wala ka man, katulad niya na sinabi ko kanina, siguro wala ka mang sakit sa physical mo, but you know that deep inside you need healing. Alam mo sa sarili mo, malungkot ka. At hindi mo alam, hindi mo ma-pinpoint ano yung reason bakit ka malungkot. And this is the answer here. Jesus is the healing. He is our healing. He is our healer.
Amen. This verse from Matthew gives us a clear interpretation about the wounds of Jesus from the cross, that His wounds are for our healing. Para po sa kagalingan natin yung sugat, bawat latay, lahat ng dugo na dumaloy sa kanyang katawan, para po yun sa kagalingan mo. And whenever we are talking about the cross of Jesus Christ, nakakalungkot isipin na tayo, alam mo yun, yung alungkot nating tignan, bakit pag pinag-uusapan natin to, wala tayong interest. But we should be interested always. We should have this heart that whenever a person is talking about the cross, we should delight. Because that is my Savior right there who saved me from my sin. Yun yung tagapagligtas ko, yun yung nagalis ng kasalanan ko. And therefore, I will rejoice. I will raise my hands in worship. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong magalak whenever I enter the place or the worship place, whenever I enter into the sanctuary, ngayon, naiintindihan ko na bakit kailangan kong magalak, because Jesus made a way for me. Jesus made a way for me. Jesus made a way for our healing. Jesus made us whole. Jesus made us whole. Sabi po dito sa second point natin, healing is God's will by faith. It is His will. It is His will. Will po ng Panginoon na makaranas tayo ng kagalingan. And there are so many testimonies of the scriptures that Jesus Christ is healing. And many apostles try to practice the gift of healing. At sinabi din po sa Corinthians that it is the gift of the Spirit. It is the gift of the Spirit for us to experience the healing of God. It is His will. Huwag po nating sabihin na nanggaling po sa Panginoon yung sakit na yan. No. Look at Job when he was afflicted by the devil. Hindi po nanggaling sa Panginoon, but God allowed it. Inalaw po ng Panginoon. It is not God's will for us to be sick. Hindi po nais ng Diyos para sa iyo. Sige nga, gagawin ko si Nikisha. Tapos lalagyan ko siya ng sakit. Hindi siya ganoon. Hindi po ganoon ang Panginoon natin. He desires for His children to experience healing. And there are so many testimonies of the scriptures that tells us that God heals. Magmula po Old Testament hanggang New. Kagabi po habang binabasa ko ito, I'm wrestling with this. Kasi marami akong takot at doubts. Kapag pinreach ko ito, Lord, baka maraming ma-disappoint. Kapag pinag-pray namin yung sakit tapos hindi siya gumaling. No. God gave me so many testimonies. Magmula po sa Genesis hanggang Revelation, marami pong pinakita ang Panginoon sa akin that He can and He will heal us. He will restore our bodies. He will restore us. He will heal us. Sabi po dito, no, sa Acts chapter 10, verse 38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good. And look at this, healing who were oppressed by the devil. Ngayon, naiintindihan na natin that the sickness, that pain, that sadness, anuman yung status ng puso mo, na hindi mo naiintindihan saan nanggagaling yung kalungkutan na yan, yung worries na yan, we can now understand fully that it was an oppression by the devil. Wala pong nanggaling na masama sa Panginoon. Everything that comes from God are beautiful and good. Hindi po nagbibigay ng anumang karamdaman ng Panginoon. He allows certain things to happen. Hinahayaan niya. Hinahayaan niya na mangyari sa atin yan. But we may not know the purpose why, but He allows such things, no? Hinaallow ng Panginoon, but we know that it does not come from God. Hindi po nanggagaling sa ating Panginoon, because we know that our God is good. Our God is good. Sabi po sa susunod na verse, sabi po dito, sa Matthew 8:1-3, when Jesus heals a man with the leprosy, sabi po dito, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed Him. A man with leprosy came and knelt before Him and said, Lord, if You are willing, You can make me clean. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Jesus reached out His hands and touched the man. I am willing. And He said, be clean. Immediately, look at this. Immediately, He was cleansed of His leprosy. And I want you to think about yung po mga bagay na meron ka ngayon. What is the infirmity that you have? Ano yung sakit na meron ka? Ano yung bagay na pinagdadaanan mo? You may be dealing with sickness internally. Sabi ko nga kanina, siguro wala ka namang sakit, physical, no? But you need healing internally. Look at this. You can be made clean immediately. Kapag lumapit ka sa Panginoon, He is giving us, He is allowing us to experience the miracle of healing. At gusto po ang nais ng Panginoon sa atin,
maging normal po yung healing dito. Na kapag pinag-pray mo yung katabi mo, gagaling siya. Na kapag nilay hands mo yan, may nararamdaman siyang sakit, immediately nawawala yung sakit. Hindi dahil sa'yo, but because of your reliance. Ano po yung sabi ng point natin? This is God's will by faith. Ano yung ibig sabihin ng faith? Trust and reliance to God, knowing that God will heal that person. Amen. So pwede po nating ilay hands, and this is the will of God for us. Na yung pong church, mag-operate po siya whenever they are preaching the gospel, whenever they are preaching the word, people will get healed. They will be delivered from sicknesses. They will be delivered from disease. Dahil po na-atone na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. He made it available for us. He made it available for us. Notice this, sabi po dito sa Mark 5:33-34, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Sabi po dito, and he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Sabi po sa mga ilang verses lang po to testify the healing of God, the healing power of our Jesus. Mga ilang scriptures lamang to. Sabi po sa Mark 5:34, sa Young's I believe it is Young's Literal Translation, sabi niya dito, and he said to her, daughter, thy faith has saved thee. Napansin niyo po ba kanina? Yung ibig sabihin ng save, it is often associated with healing. And thy faith had saved thee. Go away in peace and be whole from thy plague. Napakaganda po, no? Sabi po sa Mark 10:51-52, what do you want me to do for you? Jesus asked him. Sabi po dito, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Makikita po natin, it is a testimony of the scriptures that saved and being healed are often associated. Lagi pong magkatuglong ang kagalingan at ang kaligtasan ng Diyos na kapag ikaw ay naligtas po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ikaw din po ay makakatamasa ng kagalingan niya. Amen. Ayaw niyo po ba yun? That whenever we experience the healing of God, the saving grace of God, we will experience also His healing. Yung pong kagalingan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Matthew 8:16, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him. Dahil po napaka mapagmahal ng ating Panginoon. No? Tingnan niyo po ito. Lahat po ng mga tao, dinala kay Jesus. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Pansinin po natin, no? Oftentimes, sickness is often associated with sin. Ang karamdaman po, madalas, it is associated with sin. Nakatuglong po siya sa kasalanan. So whenever we are doing sin, alam mo yun, pag nasa constant rebellion ka, alam mo na may hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Madalas po, at marami sa atin, no? Minsan hindi na natin kailangan questionin yung Lord. A mere observation will do. Kapag alam yun, pansinin nyo yung mga taong may sakit. Wala po silang disiplina at wala po silang takot sa Diyos. That is why oftentimes, and kung ititrace back po natin, aaralin talaga natin ng maayos ito, yung pong sakit, disease and sicknesses came from the fall. Alam nyo po yung fall? Alam nyo po yun? Naaalala nyo po ba? Yung story ni Adam and Eve? They fell into sin, di ba? Amen? YDC? Familiar ba kayo sa story na may yung babae, kinagat niya po yung apple? And then nagkasala sila? They banished from the presence of God? And that moment, and sin entered the world and death entered the world. Ano po ba ang karamdaman? It is death. Yung karamdaman po, unti-unti tayong pinapatay. So when sin entered the world, death entered the world, sickness entered the world. So nanggaling po sa fall, kung titrace back po natin yun na maayos. So we will know and we will see na lahat po pala ng karamdaman ay nanggaling po often associated with sin and often associated with the devil. It is a demon oppression na gagaling po sa kalaban. Matthew 14:35-36, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all surrounding country. People brought all their sick to Him and begged Him to let the sick just touch the edge of His cloak, and all who touched it were healed. Yung pong laylayan ng cloak ni Jesus. Nung hinawakan po yun, gumaling sila. This is our several testimonies of the scriptures na pinipresent po sa atin ngayon. Acts 5:14-16. Nevertheless, more and more men
Women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mat so that at least Peter's shadow. Tignan niyo po, yung pong shadow ni Peter nakakapagbigay kagalingan. Ang galing, di ba? Isipin mo yun, yung katabi mo, yung shadow niya, nadaanan ka lang ng shadow ng katabi mo, gumaling ka bigla sa nararamdaman mong sakit. It is big possible. These kinds of giftings of the Spirit whenever we experience healing from God are the work of God. Galaw po ng ating Panginoong Diyos, making us experience the gift of healing. Inaalaw niya po na maranasan natin ang kagalingan. And iilan lamang po ito, no, sa mga testimony po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sa point number 3, sabi po dito, healing is still for today. Healing is still for today. And alam ko, marami sa atin ngayon, there are questions arising from our heads. Kuya, bakit ganun? Nung pinag-pray ko yung kaibigan ko, hindi siya gumaling. Siguro may mga questions sa isip natin, no, na bakit ganun? Kuya, kung nanggagaling po sa Panginoon, yung kagalingan, pero nung pinag-pray ko siya, bakit hanggang ngayon may sakit pa rin siya? Ano nga ba yung ibig sabihin nito? But Jesus wants us to be reminded, pag pinag-uusapan po natin ang healing, it is still available for today. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sabi po ng Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi din po sa Malachi 3:6, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Iilan lamang po ito sa testimony that our Jesus, our God, does not change. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Look at James 1:17. Sabi po dito, everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from the lights. He is always the same. God is always the same. God doesn't change. He is faithful. And I want you to trust the Lord's healing. I want you to look God for healing. Trusting in Him, kahit na alam mong hindi pa sinasabi or hindi pa sumasagot or nakikita mo sa iyong sariling mata na parang wala pang nangyayari. I want you to be firm in the faith. Continually praying unceasingly, asking God, Lord, heal that person. Kahit na hindi pa siya gumaling, be diligent in prayer. Continually pray. Huwag kang titigil porque hindi na sinagot ng Panginoon yung panalangin mo na hindi siya gumaling. Continually pray. Because it is made available for us. Ngayon, paano pag hindi siya gumaling? What if, Kuya Rad, sige, pinag-pray ko siya. Nag-persist ako sa panalangin. Pero yung kamag-anak ko, namatay siya. Pero alam ko, tinanggap niya yung Panginoon, pero namatay siya. Alam nyo, hindi ko dinidisregard yung sakit na nararamdaman nyo. If nawalan man kayo ng mahal sa buhay, na pinag-pray ninyo na gumaling sa sakit, tapos hindi siya gumaling, nawalan man kayo ng mahal sa buhay, you know that that person is in much better place. Nasaan siya? Kasama niya ang Panginoon. At sa langit, wala na pong sakit. It is much better here. Isipin yun, pinagaling ka nga ng Diyos, pero makakaranas ka naman ng samot-saring problema dito sa mundo. That is why it is okay. Kung namatay po ang pinapag-pray natin, hindi natin nakita yung kagalingan niya, he is in much better place. That person is in much better place. Nasaan po siya? Kasama niya ang Panginoon sa langit. That person is in heaven. Lalong-lalo na kapag tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Corinthians, I believe it is on chapter 13, sabi po doon sa 1 Corinthians 13, we know in part, we see in the mirror dimly. What we see is something that is partial. Ang nakikita po natin dito ay hindi pa po ang perfect. Sabi po ni Apostle Paul, di ba? When I was a child, I talk like a child. When I was a man, I reason like a man. I put away childish things. Sabi po sa next verse, sige. For now, we see only a reflection as in a mirror. Yung pong nakikita natin, whenever we are praying, and then may nakikita po tayong kagalingan, those are glimpses of heaven. Yung po ay mga glimpses ng langit na pinapakita ng Panginoon sa mga taong tumatanggap sa Kanya, buhay ako at totoo ako. This is the testimony of God na kapag pinag-preach po natin or pin-reach natin yung gospel, signs and wonders follow us. Why? Because we see only a reflection. Lahat po ng miracles ng Panginoon talagang mag-work po ngayon dito yan because we are living in a reflection of a mirror. Wala pa po tayo sa perfect. Sabi po sa verse dito, then we shall see face to face. Now I know in part.
Ngayon, yung nalalaman ko ay kokonti pa lamang. Hindi ko naiintindihan kung bakit siya namatay. But I know that I can trust God. I know that I can rely God. Hindi man siya gumaling ngayon, ipagpe-pray ko siya bukas knowing that I will trust God. Because my Lord says that He will heal all the sick. At dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, makakatamasa ako ng kagalingan. Then I shall know fully even as I am fully known. Ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito, hindi natin nakikita ngayon. But when the fullness of come, yung pong healing mawawala na. Bakit? Because we are in much better state. Nasa glorified body po tayo. Nararanasan na natin yung kagalingan. Yung wala na pong sakit. Wala na po tayong matatamasang kasalanan. Hindi na po madidikay. Hindi na po magiging mabaho yung katawan na to. Hindi na magkakaroon ng... Sige, amuyin mo yung katabi mo. Hindi na yan babaho. Kasi nasa mas mabuting lagay na siya. He is in a glorified state with the Lord. And sa langit po, alam naman natin, walang sakit sa langit, walang problema sa langit, walang karamdaman sa langit. It is a glorified state. We are in a much better place kapag po tayo ay nawala na dito sa mundo. Natatakot tayo sa kamatayan. That is the problem. And yun po yung na-realize ko din. Kaya minsan may mga pagkakataong natatakot tayong ipag-pray ang tao kasi iniisip natin baka di siya gagaling. No. Let us be reminded again that it is God's will by faith that that person will be healed. And therefore, kung hindi man siya gumaling ngayon at sa mga susunod na araw, we know, sabi po sa Romans 8:28, that all things will work together for good to those who love God. Alam natin na may mas magandang purpose po ang Panginoon, na hindi ko siya kailangan alamin lahat kasi marami sa atin, pilit nating inaalam lahat ng kasagutan. Alam niyo po sabi ni Solomon, wala po tayo, it is far beyond us, sabi po sa Ecclesiastes. It is far beyond us. Hindi po natin lahat makikita, malalaman ng sagot. At ako po, hindi ko po lahat mabibigay sa inyo ang sagot kung bakit hindi gumaling ang isang tao. But I know for sure that healing is for today. Yun lamang. It is a mystery, yes. But I know that God will heal. I know that He will heal. Kaya nga po mag-review po tayo, no? Sabi po sa Numbers 23:19, sabi po pala dito, God is not a human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and does not act? Does He promise and not fulfill? Does God promise healing in your life? And then He does not do it? God will certainly do it because our God does not lie. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. God does not lie. So mag-review po tayo, no? Trusting God's healing. Number one, there's healing in the atonement. Healing is God's will by faith. Number three, healing is still for today. Mark 16:17-18, and these signs will accompany those who believe in my name. Those who believe in my name. Marami po sa atin dito naniniwala kay Kristo. Amen. How many among you here believe in the name of Jesus Christ? And it is a tragic thing. It is a tragic thing for the church of Jesus Christ if that church does not operate in spiritual gifts. It is a tragic thing for a church of Jesus Christ who blesses us with the Spirit of God and yet we do not operate with signs and wonders. Alam niyo, yung Panginoon, nais ng Diyos sa atin ngayon, makaranas tayo ng kagalingan. He wants us to be healed. He wants us to experience signs and wonders. He wants us to see that whenever we are preaching the gospel, whenever we are doing the great commission, we can lay hands on the sick and they will recover. Just like what the verse says. Katulad po ng sinabi ng verse natin sa taas. They will lay their hands on the sick and they will recover. True believers who trust God in divine healing should lay their hands on the sick so that they can be healed in the mighty name of Jesus. Kung tunay po tayong naniniwala sa Panginoon Diyos, we do not portion scriptures. Maniniwala po tayo sa buong kabuuan ng sinasabi ng salita ng Diyos. And if God says, lay hands on the sick, we will lay hands on the sick. If the Lord says, come to me and I will heal you, let us draw near to the Lord. Kaya ngayon, katulad na nabanggit ko kanina, if you are struggling with something, alam ko marami sa atin dito ngayon, alam ko yung puso mo, hindi siya maayos sa Panginoon. Your heart is not at it's not at peace with the Lord. You know that you have sinned. And what you have sinned against God, it is painful.
It is painful. And pilit mo siyang pinangtatakpan. Sabi ng Lord, no, bring that to me. Bring that wounded heart. Dalin mo yung puso mo na sugatan. And I will heal you. I will heal you. Bring that to me. And I will heal you. Sige po, can I invite everyone to stand?